Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Filipino 3, Quarter 2, Week 4. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay mga salitang magkatugma. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matutukoy mo ang mga salitang magkatugma. Pagtukoy sa salitang magkakatugma. Ang mga salita ay magkakatugma kung magkakatulad ang huling tunog ng mga ito. Karaniwang ginagawang batayan sa pagtutugma ang tunog ng mga huling patinig ng mga salita. Ang magkaparehang salita na may magkaparehong tunog sa dulo ay tinatawag na mga salitang magkatugma. Halimbawa, tingnan natin ang pares ng mga salitang ito. Anak, tatak. Ang pares ng mga salitang ito ay magkatugma. Ang huling dalawang tunog ng mga letra sa salita ay magkatunog. Parehong nagtatapos sa mga letrang A at K. Magkatulad ang huling tunog ng mga letra ng mga ito. Tingnan naman natin ang pares ng mga salitang ito. Ugali, marami. Ang mga pares ng mga salitang ito ay magkatugma. Ang huling tunog ng pares ng salitang ito ay nagtatapos sa patinig na ay. Karaniwang ginagawang batayan sa pagtutugma ang tunog ng mga huling patinig ng mga salita. Tingnan rin natin ang pares ng mga salitang ito. Bangis, langis. Ang pares naman ng mga salitang ito ay magkatunog sa huling pantig. Ang mga salita ay magkatugma kung magkapareho o magkasing tunog ang mga huling pantig ng mga ito. Kaya ang huling pantig ng bangis at langis ay magkatugma. Pantigin natin ang pares ng salitang ito. Ang pares ng salitang ito ay may tigda dalawang pantig. Bilangin natin kung ilang pantig ang salitang bangis. Isa, dalawa. Ang salitang bangis ay may dalawang pantig. Bilangin naman natin ang pantig ng salitang langis. Isa, dalawa. Ang bangis at langis ay pareho ng tunog ng pantig sa dulo. Basahin ang sumusunod na mga salitang magkatugma. Kulay, tunay. Masa, pasa. Payag, layag. Pito, lito. Talento, totoo. Noo, buo. Halimuyak, busilak. Ang dalawang huling letra ng mga salitang kulay at tunay ay magkapareho ng tunog. Magkatugma ang kanilang mga salita. Ang huling pantig ng pares ng salitang masa at pasa ay magkatunog sa dulo. Ang mga salitang ito ay magkatugma. Ang huling pantig na magkapares na salitang payag at layag ay magkatunog din sa dulo. Ang mga ito ay magkatugma. Ang huling pantig na magkapares na salitang pito at lito ay magkatunog din sa dulo. Ang mga salitang ito ay magkatugma. Ang huling patinig naman ng pares ng salitang talento at totoo ay magkatunog sa dulo. Pareho silang nagtatapos sa patinig na O, kaya ang mga salitang ito ay magkatugma. Ganun din sa pares ng salitang noo at buo. Ang huling patinig nila ay magkatunog. Pareho silang nagtatapos sa patinig na O, kaya ang mga salitang ito ay magkatugma. Magkatunog din ang dalawang huling letra ng mga pares na salitang halimuyak at busilak. Pareho silang nagtatapos sa mga letrang A at K, kaya ang mga salitang ito ay magkatugma. Tandaan na ang mga salita ay magkatugma kung pareho ng tunog ang mga huling pantig o patinig ng mga pares ng salita. Ngayon naman ay oras na para sa inyong pagsasanay.
Bilugan ang letra ng salitang katugma ng salita sa bawat bilang. Handa na ba kayo? Una, lasa. Ano ang katugmang salita nito? A. Basa. B. Lakad. C. Laba. Magaling! Ang katugmang salita ng lasa ay A. Basa. Pangalawa, kain. Piliin ang mga katugmang salita nito. A. Inom. B. Galing. C. Hain. Ano ang katugmang salita ng kain? Magaling! Ang katugmang salita nito ay C. Hain. Pangatlo, ugali. Ano ang katugmang salita nito? A. Taglay. B. Marami. C. Noo. Magaling! Ang katugmang salita nito ay B. Marami. Pang-apat, likas. Ano ang katugmang salita nito? A. Totoo. B. Bigkas. C. Gamit. Magaling! Ang katugmang salita nito ay B. Bigkas. Panglima, bato. Ano ang katugmang salita nito? A. Buto. B. Bata. C. Daga. Ano ang katugmang salita nito? Magaling! Ang katugmang salita nito ay A. Buto. Pang-anim, kaharap. Ano ang katugmang salita nito? A. Mahirap. B. Marami. C. Ako. Magaling! Ang katugma ng salitang ito ay A. Mahirap. Sumunod na pagsasanay. Lagyan ng check ang kahon kung magkatugma ang pares ng mga salita. Lagyan ng X naman kung hindi. Una, magkatugma ba ang salitang silangan at mayaman? Check o X? Magaling! Check! Ang mga salitang ito ay magkatugma dahil ang dalawang huling letra ng mga salitang ito ay magkatunog. Pangalawa, puso, diwa. Magkatugma ba ang mga salitang ito? Tama! Ang mga salitang ito ay hindi magkatugma, kaya X. Pangatlo, Pilipino, ninuno. Magkatugma ba ang mga salitang ito? Tama! Ang mga salitang ito ay magkatugma, kaya ang sagot ay check. Ang huling pantig ng mga salitang ito ay magkatunog. Pang-apat, pagkupas, paglipas. Magkatunog ba ang mga salitang ito? Magaling! Ang mga salitang ito ay magkatunog, kaya ang sagot ay check. Magkatunog ang huling pantig ng mga salitang ito. Panglima, sarili, kabuhayan. Magkatugma ba ang mga salitang ito? Tama! Ang mga salitang ito ay hindi magkatugma, kaya ang sagot ay X. Sumunod na pagsasanay. Piliin sa loob ng kahon ang katugma ng salitang may salungguhit sa bawat bilang. Ang mga salitang nasa loob ng kahon ay masayang, pumapangit, gabay, buhay, dumudunong, totoo, pagbati, maaksaya, bayani. Una, ang ngiti ay isang simpleng. Ano ang katugma ng salitang ngiti? Piliin ito sa loob ng kahon. Magaling! Ang katugma ng salitang ngiti ay pagbati. Pangalawa, sa matalinong pagtatanong ang tao'y anong katugma ng salitang pagtatanong? Magaling! Ang katugma ng salitang pagtatanong ay dumudunong. Pangatlo, mahalin ang kaaway upang sumaya ang anong katugma ng salitang kaaway? Magaling! Ang katugma ng salitang kaaway ay buhay.
Pang-apat, alamin ang mahalaga upang oras ay di. Ano ang katugma ng salitang upang? Magaling! Ang katugma ng salitang upang ay masayang. Panglima, ang taong laging galit ay ano ang katugma ng salitang galit? Magaling! Ang katugma ng salitang galit ay pumapangit. Pang-anim, sadyang kapuri-puri ang ating mga ano ang katugma ng salitang kapuri-puri? Magaling! Ang katugma ng salitang kapuri-puri ay bayani. Pang-pito, upang magtagumpay, tiyaking Diyos ang iyong ano ang katugma ng salitang magtagumpay? Magaling! Ang katugma ng salitang magtagumpay ay gabay. Pang-walo, ako ay Pilipino, matapat at ano ang katugma ng salitang Pilipino? Magaling! Ang katugma ng salitang Pilipino ay totoo. Pang-siyam, sa pagtupad ng iyong pangarap, kailangan ng iba yung ano ang katugma ng salitang pangarap? Magaling! Ang katugma ng salitang pangarap ay pagsisikap. Tama ba lahat ang inyong mga sagot, mga bata? Kung ganun, magaling mga bata! Tandaan! Ang mga salita ay magkakatugma kung magkakatulad ang huling tunog ng mga ito. Karaniwang ginagawang batayan sa pagtutugma ang tunog ng mga huling patinig ng mga salita. Ang magkaparehang salita na may magkaparehong tunog sa dulo ay tinatawag na mga salitang magkatugma. Ang mga salita ay magkatugma rin kung magkapareho o magkasintunog ang mga huling pantig ng mga ito. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli ang ating tinalakay sa asignaturang Filipino ay mga salitang magkatugma. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa muli, paalam mga bata!